Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa 20 piso na may taong 2020 kung saan ay ibinebenta po ito ng isang online seller. At ang dahilan kung bakit niya ito ibinebenta, maski bagong-bago pa ito at ginagamit pa natin ito sa sirkulasyon, ay dahil sa meron po kasi siyang error or meron po itong pagkakamali sa kanyang pagkakagawa. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam ay meron po kasing mga kolektor ang nagkahanap at gustong bumili ng mga error coin. Yan, yung mga kolektor po kasi ay syempre sila yung nangongolekta ng mga bihirang mga barya. Yung mga coin collectors ay yan, sila ay nangongolekta ng mga bihirang uri ng mga barya. Maski bago pa yan or or luma. Basta meron itong kakaiba, yan, or may pagkakamali, lalong-lalo na yung may pagkakamali or error coin, ay binibili po talaga nila yan. At yan po talaga yung nagbibigay sa halaga ng isang barya. Kaya yan, para sa mga coin collector na naghahanap ng mga error coin. Kaya ayan, atin pong pagmasdan ng mabuti yung kanyang barya rito na 20 piso coin. Yan, para atin pong pansinin yung kanyang mga pagkakamali rito. At ayan, ito po yung bahagi kung saan po siya nagkaroon ng mga pagkakamali. Ayan. Almost uncirculated daw po yung condition niya. At mapapansin po naman po natin na talagang mukhang bagong-bago po talaga siya. Ayan, at walang gaanong mga gasgas. Ayan, or mga yupi. At ayan, mapapansin po natin na lumampas yung kanyang dito, ayan, top. At saka ito na rin, mga top, linagyan niya ng mga top. Ayan, overlapping error daw po siya. Ayan, lumampas po siya, umurong yung nandito sa loob. Ayan, ay umurong po siya ng bahagya dito sa ating bandang kaliwa. Kaya kung pag mapapansin natin yung damit po ni Manuel L. Quezon dito, yung kanyang kasuotan dito ay ayan, lumampas po rito sa gilid. Ayan, lumabas na po. Lumabas po siya rito. At mapapansin din natin yung kanyang pangalan, ayan, Manuel L. Quezon, yung Q ay wala na rin, nakat na rin po siya. Ayan, at maliban po dyan ay dito na rin, makapal na rin yung mga nandito, yung kanyang bahagi rito. Ayan, masyadong makapal kasi hindi po ganyan. Hindi po ganito yung talagang itsura ng pagkakagawa ng mga 20 piso coin. Ayan, para ikumpara po natin ito ay check natin kay Numista. Ayan, ayan po yung ito po yung talagang actual na talagang itsura ng 20 piso coin na walang pagkakamali. Ayan, kompleto, mababasa natin yung kanyang pangalan, Manuel L. Quezon. At saka yung kanyang kasuotan dito ay sakto lang dito. Ayan, hindi po siya lumampas dito sa kanyang ayan, yung kanyang gilid dito. Ayan, kasi magkaiba po yung kulay. Ayan, syempre yung nandito sa loob ay kulay silver po siya. At yung nandito naman sa kanyang labas ay kulay copper. Gawa ito sa bronze. Ayan, bimetallic po siya. Steel plated yung nasa gitna, tapos bronze plated yung kanyang ring. Ayan, yan po yung kanyang ring, steel plated. Kaya yan yung kasuotan po ni Manuel L. Quezon ay sumakto lamang po dito. Pero pag i-check po natin yung dito kay online seller ay mapapansin natin yung kanyang kasuotan ay lumampas po rito. Ayan, napunta na po rito sa ring ng kanyang barya na ito. Ayan, dito naman sa gilid ay makapal po yung nandito. Kasi umurong na rin siya. Kasi parang imaginin po natin ito na umurong po siya ng bahagya pababa rito. Kaya kung pag-check naman po natin ay dapat ganito siya. Ayan, wala po siyang wala pong bumukol dito. Ayan. Samantalang dito ay ayan, may bumukol dito. Kaya
Ayan, isa po itong error coin. Dito, ayan, ito naman po yung mas malapit ang kuha ni online seller para ma-check natin. Ayan po ulit. Ayan, kitang-kita natin yung part po ito ng kasuotan ni Manuel L. Quezon. At ganun din yung Manuel L. Quezon. Ayan, mapapansin natin yung Q. Yung ilalim na bahagi ng Q. Ay, ayan, napunta na rin dito sa kanyang bahagi dito sa kanyang ring na ito. Ayan, ito na rin ay ayan po siya. Bumukol yung kanyang gilid dito. Kaya ayan po yung kanyang pagkakamali sa pagkakagawa ng 20 peso coin na ito. 2020 po siya. Ito naman po yung kanyang reverse side. At kung mapapansin po natin ay mukhang wala naman pong pagkakamali rito. Mukhang maayos naman po yung kanyang reverse side. Tanging yung kanyang mga error lamang ay nandito sa kanyang obverse side. Kaya yan, ganyan po talaga, ganito po dapat talaga yung kanyang disenyo. Ito naman po yung kanyang reverse side. Ayan, 2020, pinakamarami po kasi yung mga 2020. Ayan, mas konti yung 2019. Yung 20 peso coin ay meron lamang po itong dalawang klase na taon, 2019 at saka 2020. Mas bihira po yung 2019 kasi ayan, mas meron lamang po itong dalawang klase. Ayan, meron po siyang 2 million na mintage yung 2019. Sa 2020 wala po tayong idea kung ilan yung mintage nito. Pero ang dami po niyang klase, may age 1, 2, 3 at saka 4. Kaya ayan, ayan pong muli atin pong muling pagmasdan yung kanyang mga yung kanyang 20 peso na error coin dito, 2020, taong 2020 na 20 peso coin. Ayan pong muli at ayan, atin na pong alamin kung magkano ba yung presyo, kung magkano ibinebenta ni online seller ang kanyang error coin na ito na 20 peso na may taong 2020. Ayan, ito po ay ang kanyang 20 peso na Manuel L. Quezon Philippine Error Coin ay kanya po itong ibinibenta dito kay Carousel sa halagang 5,000 pesos. Ayan. Like nyo po siya kasi almost uncirculated po siya. Kung pag sinabi po natin almost uncirculated ay hindi po siya gaanong ginamit sa sirkulasyon. Ayan. Philippines, Philippine 20 pesos year 2020. Overlapping error po siya. Almost uncirculated, very collectible. Ayan, overlapping kasi medyo umurong talaga. Yung kanyang nandito sa gitna, umurong yung kanyang disenyo. Kaya yan pong muli, si online seller dito kay Carousel ay binebenta po niya ang kanyang 20 peso coin na may taong 2020, kung saan ay isa pong error coin. Yan, isa pong overlapping error sa halagang 5,000 pesos. Kaya yan, atin pong muling pagmasdan ang kanyang 20 peso coin dito na may overlapping error. Ayan po siya. Ayan po yung error niya rito at saka yung pangalan niya. At saka dito na rin, bumukol dito. Kaya very collectible daw po siya. Maganda raw po itong kolektahin para sa mga collectors, na lalong-lalo na yung mga mahilig dyan sa mga mahilig mangolekta ng mga error coin. Ayan pong muli, binibenta nyo ulit sa 5,000 pesos. Ayan, pwede sigurong mapag-usapan yan. Ayan, para malamang ay baka pwedeng mabili natin ito sa mas mababang presyo. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.